Julia Chat, for sure, mapupuno ng katatawanan at saya ating mga hapon dahil kasama natin ang funniest man in the world. Let us all welcome Mr. Alex Calien. Sa isang chat na 300 ang nanonood. Yeah! 300 ang binayad sa kanila para nilima lang yan. Ako po si Alex Calier, writer po ng Showtime and Coin Bulilit at head writer ng Pari Kapari ko at DJ ng Magic 89.9 Boys Night at isang mga membro ng Comedy Manila, isa pong stand-up comedian. Hello po at magandang hapon dito sa Pilipinas at magandang araw gabi kung nasaan man po kayo ngayon. Ang sikreto para maging energetic ang tao, pagkapiin nyo lang. Happy, happy afternoon po, magandang people. May bala kong extra. Ayan, at dahil may nagdagdag pa na fan, kanina pa yan, ito si Sir Daryl, kanina pa rin, naabangan si Sir Alex. Paladaanan ko, di ako kilala. Kinapatapag nga ako sa pisto, sabi sir. Once again, welcome sa ating kapamilya chat. So, kanina na-mention ko, funniest man in the world. Ano pong maiko-comment nyo doon? Anong masasabi nyo doon sa tinag kayo as funniest man in the world? Ganito, yung marami kasi ako narinig na ako. Siyempre, meron tayong mga narinig na mga nega-nega. Yung funniest man in the world po, ay nang pong tawag doon sa contest sa Laugh Factory. Ibig sabihin po, tinitle lang po nila ng funniest man in the world po yung contest sa Laugh Factory. Pag nanalo po tayo doon, nanalo po tayong funniest man doon po sa Laugh Factory lang. Marami po talaga nakakatawang tao sa mundo. Vice Ganda is one of them. Hindi naman po pagkat nanalo ako, eh pinakakatawa na po ako. Ibig sabihin, parang Miss Universe po. Hindi pagkat nanalo yung Miss Universe, alam po ang pinakamaganda sa Miss Universe. Mamaya po may magreklamo sa Mars, sa Jupiter. Kaya dinalaw, di ba? Kaya ibig sabihin, ang tawag lang po ay funniest man in the world. So kung may nagre... Kasi medyo may mga nagre... Kung tingnan pa, dapat funny man in the world lang, huwag naman funniest. Nagkataon lang po yung title po ng contest. Pero natry so po natin. Pero pag nanakaw po natin yun, natalo po natin ang 88 other comedians. Wow! So yun po sigurado tayo. Yun po sigurado tayo, natalo natin yung 88 comedians from all over the world. Pero yung funniest man in the world, siguro doon sa 88 comedians, ayun po yung title natin. In fairness, may paglilinaw. Oo. So sa mga nega dyan. Nakakita kasi ako sa Twitter eh. Sabi sa Twitter, bonus mo nyo, bang mo naman pag nanalo ka. Sabi ko hindi. Nagkataon yun. Tinatawag ko ngayon organizer, papalitan na lang. Kahit so, parang, agad-agad. You are funny. Parang ganun, you are funny. para you lang, di ba? May exclamation point. You're funny. Ayan, so bawal ang nega guys. Enjoy lang natin ang ating chat session with Mr. Alex. So, saan daw po kayo nagsimula? Kung baga para sa mga hindi ba nakakaalam, mga TFC natin dyan. Nakukumpis din yung ako. Yung very beginning daw. Gusto nila yung very ganito, beginning. Ganito talaga. Nung bata ako, palakwento talaga ako, palakwento. Tapos, nung high school ako, lumipat ako doon sa Malabon, doon ako nagsimula magkaroon talaga ng sense of humor. Kasi nung galing po ako sa San Sebastian, medyo social, pumunta po ako sa Malabon kasi kailangan ko makatapos ng high school. Eh napunta ko po section 4, doon po sa isang eskwela talagang matindi yung mga tao. Puro po siga, may mga classmate ko po, mga nagugulpe. Ang ginawa ko, nagpatawanan ako ng patawa para hindi ako magulpe. Tapos nung hindi po na ako nagulpe, nalipat na po sa section 1, kabarkado ko na po yung mga siraulo doon, tapos kabarkado ko na rin yung medyo may mga utak. Doon po sa Elisa Esguera High School sa Malabon, ginamit ko po yung patawa ko bilang pangangampanya. Nangampanya ako sa student council, ako yung sergeant at arms. Tapos yun, nanalo ako may landslide dahil sa pupatawa ko, ginagaya ko sa early barong. Mula, sabi ko, pwede itong pagkakitaan ah. So, ginawa ko, nag-hosts na ako, pero wala pang term na stand-up yun. Ang tawag ko lang doon, funny hosting. Ang bayad sa akin nun, 500, 1,000. Malaki na yun nung panahon na yun. Oh, grabe, ang yaman ko nun, sobra. Tapos, hanggang sa, sabi ng iba, wala naman raw pera doon sa ano. Ginawa ko, nag-aral ako ng computer science para lang makatapos ako ng pag-aaral, at least may backup ako pagka hindi nag-click. Kaya tuloy-tuloy pa rin, habang nag-aaral ako, nag-i-stand up ako sa gabi. So, hanggang sa 2007, nasa Accenture ako, nagka-IT programmer na ako. May naka-discover sa akin dahil may nagkaroon ng isang seminar for stand-up comedy. Umaten ako, nag-discover ako doon ni Team Tayo sa Ani Alan Manalo. Nag-form kami ng grupo, Comedy Cartel.
doon na po nagsimula yung professional being ano, professional na stand-up comedian. Tapos po, hanggang ng 2012 po, bumuo kami ng sariling grupo, Comedy Manila. Pero sa nakapasok po ko sa ABS-CBN, sa pamamagitan ng palabas na usapang lalaki, way back October 2010, sa Studio 23 ng ABS-CBN. Tapos, sumunod po na ano ko, writer po ko ng Going Bulilit. Pagkatapos po noon, Toda Max po, tricycle driver ako, naging writer ako. Ang dami ko napasok dito, head writer ng Magandang Kay Ganda, writer ng Bet on Your Baby, DJ ng MOR 101.9, meron akong radio show sa DCMM kasama si Onse, hanggang sa nakarating na po ako dito. Ang dami ko pong nasa buong trabaho. In fairness, mulay na nung na-retain. Mula doon sa pagiging service crew sa isang, wala na siya ngayon eh, Cars Junior, nag-service crew ako, tapos naging waiter ako, naging DJ ako sa isang bar. Nagbubuhat ako ng mga appliances sa second hand nang isa na-discover na ako. At ngayon nga, trending na yung pangalan ng mga jokes mo. Marami ka lalong napapatawa ngayon. At tanong ng mga nakararami, how did you end up daw joining Laugh Factory? So, nung ilang talaga ako mag-ibig sa stand-up eh. So, nag-i-stand-up lang ako sa Pinoy. Tapos, may niyaya ako sa Malaysia. Pagpunta ako sa Malaysia, ginawa ako sa utak ko lang. Kinonvert ko sa utak ko yung English na yung mga jokes ko, ini-English ko. Lakasan ng loob, sabi ko, bakala na. Pagkakat ko, napatawa ko yung mga Malaysian. Doon ko na-realize na mas madali pa ng patawalin ibang bansa kaysa sa Pinoy. Kasi ang Pinoy, pag 30 seconds, yung sinira patawa, patay ka. So sa Malaysia, mas matindi ang Pinoy. Kasi ang Pinoy, titiinindin pa nila yung grammar mo. Uy, bubo, gano'n. Bago sila tumawa sa Malaysian, sa Singaporean, sa American, they don't care. Kung halimbawa, mali yung ano mo, mali, patawa lang sila. Tapos ang ginawa ng taga-Malaysia, kinausap ako, sabi ko, padala ko yung, mo yung video mo sa Laugh Factory. Ang Laugh Factory kasi, isang comedy bar sa US, kung saan ang galing sila Jim Carrey, sila, yung mga kilalang mga comedian. Sabi niya, isali natin. Ako naman parang, sige, sali mo, bahala ka. Kuha lang kita ng kata, okay, bahala ka. Hanggang sa nakareceive ako ng letter na nakasama nga ako dun sa top 88. Doon ako na nalaman na seryoso ngayon. Doon ako na masama. Malaysian po ang nagsama sa akin. Tapos, Malaysian po ang kalaban ko ngayon. Oh. Yun. So, nahihirapan. Parang ganitong story, para may alam niyo yung background. Dalawa po ang kinukuha sa isang bansa. Nakalaban ko po, ano po, napaganda ng kwento. Dalawa po ang naglalaban ko dyan sa isang bansa. Ang nakalaban ko dito sa Pilipinas, siya po yung naka-discover sa akin. Noong 2007, nung nagsiseminar ako. Parang mentor. Siya ang mentor ko, nagkatapat kami. So, natalo ko siya. Tapos, yung Malaysia naman na magkalaban, ang titindi ng dalawa, kasi ako naka 1.2 million lang ako noon. Yung dalawang magkalaban, pareho ko sila kakilala, Jason at si Harry. Iniimbitahan nila ako to perform. 2.6 million sa 2.1, kaya ganit na ganit si Jason kasi mas malaki pa siya sa akin, pero natanggal siya. Ang naka-discover sa akin, isa namang organizer doon, hindi siya maka-support sa akin kasi pag sinuportahan niya ako, wow, magagayad sa kanya yung Malaysia. Pero yung kalaban kong Malaysia is the equivalent of Vice Ganda. May sariling show, production, talagang makinarya. Kapag nakikita niyo yung boto ko, umaalagwa, kita mo, aalagwa rin yung boto ko. Ang hindi nilang nakaya ngayon, yung showtime guesting ko, kaya medyo nakalapit ako. Pinakamalapit ko lang ito at 485,000. Para lang po dun sa mga hindi aware right now, we're online. Ano yung mechanics? Kumbaga, how do you win? Paano yung voting? Ganito, puntahan nila yung votealexcalia.com. Kaya ako sinasabi yung votealexcalia.com kasi dati kaya ako natalo sa botohan. Masalo sila malamang. Ang ginawa nitong Malaysian, bumili sila ng website, tapos in-encode nila yung website ng Laugh Factory. Kaya pag binoto mo, bumili sila ng vote Harit. Kaya ginawa ko, ginaya ko, votealexcalia.com. I-click nyo lang po yun, nalabas po yung video. Sabi nila, may score na pag pinanood mo. Panoorin nyo na rin, kahit konti. Pero matatawa naman kayo. So, sa ilalim nung may puso, kaya hashtag puso Pinoy. Pag-click nyo yun, like yun. Meron din share, yung tatlong ganon, parang may... Pag-click nyo yun, pag-share nyo lang sa Facebook, Twitter, Instagram, kung may Pinterest kayo, that's another scoring. Ang nakakalamang nasa sa Malaysia, na-inform sila na maaga, tayo nakakahabon yun. So, ganun lang gagawin. VoteAlexCalia.com, i-click nyo yung play para manood kayo, tapos i-click nyo yung heart shape para mag-score, sharing, score din yun. Tapos ganun lang po ang gagawin. Ang sabi nila, pwedeng bumoto ng bumoto. Sino nag-chismis sa akin? Yung Malaysia na hari, meron siyang production crew, meron siyang opisinang malaki. Matindi po talaga yung kalaban natin. May Pinay na nagtatrabaho. Minessage ako, sabi na, although I'm working for Harriet,
I'm rooting for you. And I heard na pwede kang bumoto. All you have to do is log in and log out. Sabi ko, eh alam mo naman tayo mga Pinoy, arrest tayo as much as possible. So, pero walang nakalagay sa ruling ng Lock Factory, hindi ka pwede bumoto. Wala siyang clear, hindi naka-indicate na. Dapat may cut siya. Na one, you can only vote once. Walang naka-indicate. Mm-hmm. Pero, so far naman, legal ang ginagawa natin na boto-boto siguro na isa-isa. Eh, nas, behind tayo ng 4,000. Pero, siguro, try nyo bumoto. Sabi nila may nag-login, log out na pwede ulit bumoto. So, ang namumuna talaga is Malaysia. Malaysia. Right now. And then, tayo. Wow! Chineko ngayon, 1.6 and 1.2 tayo. Oh guys, alam nyo na. Habol-habol. Oh. Habol-habol. Kahit nasaan silang bansa, they could vote. Oh, they could vote. But, nasa top 20 na ngayon, 20 na kami mag-perform kami sa Finland sa December 5 para ma-determine kung sino yung papasok sa top 5. Bakit malakas ang chance natin pagka nasa top 5 tayo? For example, pag nag-perform ako doon, 50% ng judges voting plus 50% itong online will determine the top 5. So, kailangan ko talaga lumamang ng malaking isa round 2 para may bangko ako pag umasok sa top 5. Kasi syempre, Inglisan doon, mas malamig sa Finland. Ang tagal ng gabi. Yung mga Pinoy, ayaw natin na masyado ng gabi, di ba? Parang takot na talaga tayo. Matatakot na naman ako doon dahil hindi ko kilala kung anong mga multo doon, di ba? Kasi syempre, Finland. Di ba, at least dito sa Pinoy, mapapag-usapan yung mga multo doon sa Finland. Ano naman yun, yung panibago na namang... Saka malamig doon. Wala ang pinakamalamig ko lang ano, sweatshirt. Di ba? Wala tayo. May panlamig ba kayo? Wala kang panlamig eh. Di ba, pinakamalamig na ito, Baguio. Di ba, yung mababa, tapos may shirt ko sa ibaba, panlamig na yun. Doon, nakita ko sila, may mga ganun pa din sa tenga. Sa sobrang lamig doon, yung apoy yelo. Sa Finland, seryoso. Nag-anap na ako ng muna, aeroplano. Talaga lang kasi, sa nag-discriminate ako lagi. Pagka, alam niyo ba yung piso fare? Yung piso fare, alam niyo ba? Mga, yes! I'm sure! Piso fare, ako. Hindi na ako sumasakay kasi nag-discriminate ng mga piso fare. So, kaya ko doon, yung announcement na aeroplano, iba. Pagsakay ko, sabi nila, attention all regular fare passenger. In case of emergency, you look under your seat, there's a life vest. To all piso fare passenger, in case of emergency, repeat after me. Our father... Yeah, medyo na-offend ako. Na-offend ako. Hindi ako sumasakay talaga. Promise, aeroplano. Malala. Hindi, buti nga. Maganda mga aeroplano na sakyan ko. Dati, natatanda niyo ba yung sinusukat? Yung tinitimbang pati yung mga pasahero? Galit na galit yung asawa ko doon. Kasi di ba, tinitimbang yung ano, bagahe. Eh sabi nung cashier, ay, kailangan po namin kayong timbangin, ma'am, na-open yung asawa ko. Oh my God! I'm just 45 kilos, wala niya, hita pala ng asawa ko yun. So yun, hindi na siya sumakay dun sa, ang napakalit ng sea air, natanda niya yung sea air? Yes! Sa mura, kaya lit mo, no? Sa sobrang lit, narinig ko mag-usap yung dalawang piloto. Narinig ko mag-usap yung dalawang piloto, sabi niya, uy, nagpagas ka ba? Ha? Alam ko ikaw! Tapos pwede mag-cellphone sa sea air. Narinig ko piloto, sabi ng piloto, hello, Boracay Tower, miss call namin kayo pag parating na kami, ha? Ganun talaga, tumawag talaga. Parating na kami. Single, ha? Parating na kami. Trust me, Honda just dyan kami magpapark. Ano yun talaga yung plano, promise. Buti na lang aware kami ngayon, nahilig pa na kami mag-piso fare dito. Oo, oh, ang piso fare, minsan sa sobrang taas. Ano yung piso fare, di ba, pagka bumili ka ngayon, ang ipad mo 2 years after, minsan ispit tayo ng boyfriend mo, di ba, problema pa yun. Sabay kayo bumili ng boyfriend mo, piso fare yun. Ay, apektado, sorry. Sorry. Sa piso. Eh, nakakita ko kasi ng kape. Nagpunta kasi ako sa Malaysia. Bili ba ako sa Malaysia? Yung mga kape nila. Yung mga bento. Ang dami nilang choices. Sobra. Sa anong bento natin, di ba? Ang choices dun sa Malaysia. Kape macchiato, kape mocha, white chocolate. Ganon, Milo. Ang dami. Sa Pilipinas, dalawa lang choices natin. Napansin nyo? Available, not available. True. Kasi, oh, di ba? True. True. Isang hot water lang sa ilalim. Pangatlo pa. Hindi na kami nakamubod, kakatawa. Ayan. Ay, nakakainip sila ng English? Hindi ba naman pa sa atin nakakainip ng English? Yes! You know, if you don't understand English, you have to just. You know what? Nakasurvive ako sa America. To all Filipinos outside the Philippines, I survive America by just using three words. And I was able to be to talk to a lot of people. Use these words. Exactly my point. You will survive. You will talk. Hey, how are you? Ah, exactly my point. You can interchange. Ah, my point. Ah, exactly. See, I was promoted, you know. You will be promoted, exactly. You will look intelligent. You will look
Even if you don't know the answer, just, haha, exactly my point. Ah, believe ko. My point, my point. Exactly. May natutunan niya, friend, dami medyo struggle siya sa, ano, sa English. Gagamitin niya. Sa mga meetings. Exactly my point. Sa US, pwede sa meetings. Exactly. Ayan, may natutunan yung mga netizens natin, no? Kanina daw na-mention niyo na parang, of course, marami talagang nakakatawa or funny na tao sa buong mundo, especially maraming Pinoy na nakakatawa. For you daw, sino yung mga idols mo na funniest? You consider them? Ang una ko talagang na natatawa, fan talaga ako ng Dolphy Panchito. Pero Panchito kasi ako. Kasi ang komedyante, walang, ang komedyante yung sikat, hindi siya magsusurvive pag wala siyang feeder. Ang taga-setup saan na si Panchito. Kaya pag Tito Big and Joey ako, nagtitubig ang Joey ako, nagbabalo ako. Si Babalo kasi, feeder siya eh. Siset-up niya yung sarili. Tapos, ngayon, si, marami mo na natutuwa ako sa mga, yung mga Jerry Seinfeld, yung mga Chris Rock, kasi nakikinig ako sa mga kuan nila. Pero ang pinakatatawa ako sa lahat dati kay, hindi ko alam ba di siya sumikat eh, si Jano Gibbs. Ah, to si Jano Gibbs, ah, sila yung GD. Of course, si Vice Ganda ngayon, panibagong ano siya eh. Iba na yung... of course, ayun ang mga gusto natin mangyari, makapasok din tayo sa mainstream. Kasi nakapasok sila Vice Ganda, kaya ganun. So, mga kaibigan natin na sumusuporta sa atin. At lahat sila, puro nakakatama. Kung pipili daw kayo ng isa lang. Isa lang? Out of all si of Vice those. Ganda kasi kakaregalo nila sa akin ng sapatos eh. Sa sila support ng Vice Ganda napaka... Kasi ang image kasi ng Vice Ganda, ganito. Bibigyan ko na example ng Vice Ganda moment ko. Lumapit ako kay Vice Ganda, sabi ko, Vice, boto mo naman ako. Ano naman yung kalokohan na yan? Tigilan mo na nga yan. Sabi ko, ito si napasok ko sa funniest person in the world eh. Nasa top 20 ako ngayon. Eh, ano naman ngayon? Ano naman papailaba ako dyan? Yung mananalo ko ng $100,000 eh. Kulo mo nga yung cellphone ko, bilisan mo, kailangan pa dumadalda dyan. Tapos yun. Ganun siya mang magmahal. Kala mo, nakikita sa TV para nababara. Pero sa totoong buhay, napakabait. Magme-message yan, o sabili ko rin sa paso mo, kumusta ka. Image niya lang po yun, pero deep inside, napakalampot ng puso at sinusuportahan niya kami. Funniest person in the world, dapat siya yung nag-react. Pero tamo naman, kailan siya pa yung tumawag sa akin sa stage. Siya pa yung unang-una nag-tweet. Kaya, yung wala pa ako masyadong exposure sa TV, ang katulong ko, mga host ng Showtime, Ann Curtis, Vice Ganda, Bong Navarro, si Bong Navarro, isa pa sa inaangaan ko yan. Kasi, dinala niya ako from, magkasama kami sa Todamax, tricycle driver ako, writer, sa sobrang tuwa niya sa akin, siya rin nagdala sa akin sa Showtime. At magkasama kami sa pelikula sa Mangkep When Returns, kaya... Abangan natin yan. Oo, abangan niya. Pero siya rin, mga kaibigan ko yan sila, Bong, sila... So, si Vice Ganda talaga ngayon ang ano ko. Natatawa talaga ako dyan. Kung may ibibigay ka doon ng message para sa iyong It's Showtime family, anong message yun? Ako, maraming salamat kasi overtime lagi ang Showtime, tapos may hirap makapasok, pero sinisingit ako para makapag-promote. Kung wala yung Showtime, siguro hindi ako makakapasok sa top 20. Saka, para talagang pamilya doon. Whether you believe it or not, para talagang pamilya kami mga nasa Showtime. So marami pong salamat. Ano kay Direk Bobet, na talaga namang, kasi nagkakatingin ako, may gusto mong masok, mapasok. Ganun-ganun na lang ngayon ang show business, magkatinginan na lang kayo. Mo, go! Parang ganun. Kaya minsan, kailan, hindi ko handa, nagbo-boards ako. Mga kapamilya, kung kayo po ay magtataka, writer po ako ng Showtime, ako po ay nagganap ng mga boards sa likod. Kaya medyo nakukumpis ako sa buhay ko dahil, bilang nagulat ako, stand up ako! Tapos stand up, tapos balik na naman sa likod, tapos magpapaka picture, tapos hawak na naman ako, ano. Bilit na natin, ito po yung mga skills, kami po yung nagagawa ng mga skills sa iyo po. Oo, minsan na ipapakita din sa camera, diba, pinapan, tapos yung mga writers. Kami po yun, kami po yung nagagawa ng mga skills, mga sinasabi ng mga artista, yun po. Ayan, before we queue for gap. Hindi, ayoko mag-gap, walang gap tayo. May gap tayo, may commercial. Yes, ako naman. Kala ko nag-pull out lahat. Kasi lalo kayo mga kamamilyan, mga sikat dito, di ba? Sino mga nag-guest dito? Wala, lahat ng artista nag-guest na. Kaya nga yan dito, makakala nila ngayon yan. O, nakita naman natin yung mga... May ginawa mong krimen yan, parang may ginawa mong krimen yan, gano'n. If you would have to describe yourself in three words, aside from being funny, what would it be?
nakakabobo yung mga tribal. Kasi kung sumobra ka dyan, okay, tapos pag-uusapan yung tribal, bobo, buwamit ng pera. Kasi mag-isip ako ng three words, ang hirap maka-describe, sasakto mo pa. Counted ba yung ano, yung apostrophe? Counted pa yun, no? Pang, di ba? It's, di ba? It is. Ako, oh, just ang hirap nito. Talagang makulit ako. Oy, in fairness. Kasi may komedyante siya, sabi nila, ay, tahimik sa personal. Hindi, makulit ko talaga. Kaya nila nakikita mo yung mga komedyante, mga tahimik sa, ano, kasi pagundo yun. Ito lang kwento sa mga artista. May mga may kakalat ng mga balita na masungit, masungit, hindi po. Nagkataon lang po siguro mainit na yung ulo ng panahon na yun dahil puya. Ibigyan ko ng example, si Pop Wang, napakabait na tao ni Mamang. Nag-shooting, nabot ng alas 5 ng shooting. I-harness. Last, alas 5 na madaling araw. Nagsimula kami ng alas 8 na madaling araw. Malapit namang 24 oras, at oras lang namin ang shooting. Nakakatawa si Mamang, pero yung harness siya ng alas 5 na madaling araw at lulutang-lutang siya sa malamig na aircon ng Studio 9. Sino hindi susungit doon? Pag nasalubong mo siya, malamang, So, ibig sabihin po, po ay maniniwala sa mabalita-balita kasi alam niyo po yung konteksto. Tama, kasi minsan ang mga tao po, pagod lang. Minsan may nasalubong yung si Piolo Pascual, nakasimangot. Yung pala, may nabalita ang masamang balita sa bahay nila. Ngayon, makalat dyan. Sumayang-galing niya ng Piolo. Hindi. Huwag natin mamaliwala. Mga tao po lahat dyan. So, pero ako po, makulit talaga ako. Oh, in fairness. More kwentuhan at masayang tawanan. Dito lamang po sa Kapamilya Chat. Hello mga kapamilya! Nagbabalik po tayo sa Kapamilya Chat with Sir Alex Calleja. Usapan mo na, sana hindi na ibabalik, pero napag-usapan mo na kahit konting oras na ibalik tayo. At dahil dyan, kasi ito yung... Naka-dial up na lang tayo ngayon, kaya po mga kaibigan, naka-dial up na lang po kami ngayon. Cut po kami ng budget kasi medyo... Yung lima, apat na lang! Nasa ng isa. Nasa ng isa. Ito kasi, ito yung inaabangan talaga dito sa Kapamilya Chat. Lahat ng celebrities dumadaan sa ating Kapamilya Chat challenges. Yes! Oo! Nako! Kakatakot. Ayun, syempre, hindi natin babalampasin yung chance na, kumbaga, hamunin si Sir Alex dito sa ating Cap Chat session. Okay. So ayan, our first challenge is magbibigay kami ng limang bagay, tama ba mga friendships? Limang bagay, five things. Tapos bahala si Sir Alex kung paano niya ito gagawing joke or funny. Ayan, katatawanan. Ayan. So, okay, our first thing, anong aling unang bagay? Kim? Okay, ta-da! Ayan, ipakita natin sa camera. Ay, tapos yung camera. Ayan, nahihiya pa sila eh. Okay, bigay mo na kay Sir Alex. Ayan, guess ka, ikaw lang taga-abot. Para ganun. Mouse. Yun. Importante to, lalo na pag natutulog ka na sa opisina. Huwag kang aami natutulog ka. Ang sabihin mo lang, naka-screensaver mode ka lang. Galawin lang itong mouse para magising ka. Di ba? Ayan, itong mouse. Alam niyo ba tinawag itong mouse? Alam niyo bakit? Iba! Alam niyo ba tinawag itong mouse? Bakit? Yung naka-invento nito, wala siyang matawag na pangatos na nakakita siya ng mouse. Uy, mouse! Mouse na rin. Ayan. Kaya, dito bababa ang boto ko. Next! Our second. ID! Huwag mo na ba yung ID ko? Wala akong ID. Ito na lang available, ID. Wala na yung available. ID. Matang ID ng babae, ganda nila. Pag ID ng lalaki, para alam mo na arresto ka ng gumawa. Pakita mo yung ID mo! Tinan mo itong babae na to. Ang ganda, kala mo. Kaantin mo! Parang atin sa Star Magic Bolo. Di ba? Parang nagulat ko siya. Oh my God! Sino mo yung lalaki? Ano yung lalaki? ID. Sige. Ayaw. Gusto mo na naman yung babae pa rin. Babae pa rin. Sama na. Lalaki. Lalaki. Sino mo yung lalaki? Hindi ko sana yung pakita yung picture ko na to. Pero, tinan mo.
Alam mo yung napagbintangan kang ng ano ka ng halik at tapos umiti ka lang para, di ba? Ayun, tinan mo. Kukumpara ka, pareho kami ng background, tinan mo. Yung isa parang, alam mo yung nasa hotel. Ito, yung nasa alam yung presinto, yung... Ayun, tinan mo. Oh. Ang babae ko, Scott Lawrence Ramos. Ito to? Ang ganda sa picture ah. Ang ganda na picture. Yan, ID. Ay, ayun yan, pwede tayo. Okay, next! Third! Okay. Salamin. Pag malabo yung mata mo, naiintindihan mo kung magsusunod ka sa salamin. Ang hindi ko mag-gets, ba't may mga gano'n na gano'n? Ano, malaki yung ulo mo? Ano, sa panobay na kaganyan? Parang, oh my God! Parang millennial. Ano, malaki yung ulo mo? Malaki yung utak mo? Oh my God! Malaki yung utak mo? Mayroong object na tayo. Ang ato na yun. Tatlo na. Okay, fourth. Ano to? Business. Ito. Ito. Wala mo, nagkakaedad ka na. Oh my God! Wala mong nagkakaedad ka na. Kung pumunta ka dahil sa bar, ba nagawa ka ng, di ba, parang ito. Ito lang yung pinakadroga mo. Huwag kang mag-alala. Hindi pinaparay ni Duterte to. Mare. Di ba? Parang ito. Kung dati, kung naman pare, para masaya. Ngayon naman. Kung naman pare, para mas matagal yung manan natin. Para magising ka. Naiinom na ako sa beer eh. Pero ba mo ha? May edad ka na pala. Saan nilalagay? Bago ha? Hindi na yung utak ko ha. And last! Pag ito nakakita, pag nakita mo to sa boyfriend mo, sa pitahan ng bulsa ng boyfriend mo, dalawa lang bagay yan. May babae siya, o siya na mismo ang babae. Ano mas gusto mo? Di ba? Ano mas gusto mo, pare? Ikaw ang miss, ano mga, pag nakita mo to, may babae siya? Siya na mismo ang babae. Ano mas gusto mo? Siya na mismo yung babae. Bakit? Kasi, oh, may doll na ako. May usap ko siya. Ito, ito talaga, nako. Pagka nahuli ako ng miss ko, may dito ako, sasabihin ko, eh, mag-wait ko, yun, sabi ko. Muli na. Itago mo na yan. Mahuli. Parang baka naman natin si Sir Pablo. Mabilis, mabilis mag-isip. Brainy, brainy si Sir Alex. For our second challenge, yan ang dapat yung abangan guys. Dahil mag-quick break lang kami sa pagbabalik natin ang ating second challenge dito lamang po sa Kapamilya Chat. And we are back dito sa Kapamilya Chat. Kasama pa rin natin si Sir Alex Calia. Alam mo, daming tao. And for our second and last challenge dito sa ating Cap Chat, mag-i-skit si Sir Alex. Pero ang twist doon, 2 minutes. 2 minutes. Meron tayong timer. Teka, i-ready natin yung timer natin. Timer girl. Ayan. Timer girl. Oh. Timer. Ay, may timer. Wala ka na. So, in 3. Para sa skwela, Okay, 3, 2, 1, and go. Nagpunta kami ni Anchor sa Japan, tapos sumali kami sa Japan Airlines. Alam mo, kahit mga flight attendant doon Japanese, malalaman mo talaga may Pinoy doon sa may Japan Airlines. Alam mo bakit? At sila lang tumatawag lang dito sa mga ano, flight attendant. Te! Te! Extra rice, te! Ganun talaga mga Pinoy. Alam mo, nakarating ako sa Japan, ang ganda sa Japan. Ang linis, napaka-organized. At ang pinakabili ba ako sa hotel, pumasok ko sa CR, yung inodoro nila, high-tech, para ang sasayas sa spaceship. Pag upo ko, umiinit kagad yung inodoro. Sarap sa Japan. Di ka tulad din sa Pilipinas pag pumasok ko sa banyo, anong unang umiinit sa ulo? Di ba ulo mo unang umiilit? Tapos ito pa, pinindot-pindot ko yung mga dito, meron siyang sound na lalabas, meron siyang amoy na lalabas para makover yung amoy. Tapos yung pinakapalisay, bidet, grabe, ang sarap. Alam mo bakit? Kahit i-adjust mo yung butas ng puwet mo, na alam niya kung saan tatama. Kaya nung banda huli, parang
sa sobrang sarap ko meron doon. Nag-look forward na talaga ako. Isang oras ka, ay nabiyas ako. Ano, parang talaga, ang sarap, saktong-sakto lang yung pressure. Takang-taka ako, alam niya kung saan tatama talaga, grabe. Tapos, naalala ko na yung mga CR na sa Pilipinas. Alam mo ba yung pagpunta ka sa probinsya, pag pumasok ka sa CR dito, tapos sa labas may nakalagay, 5 piso iya, 10 piso tae. Sino kaya nag-meeting ba sila? O, 5 piso ang iya, ha? Kasi mula lang dapat, mas mahalang tayo. Patungo lang tayo ngayon, ha? So, di ba, pinu mo 5 piso iya, 10 piso tae. Akala ko tuloy, bumibili sila ng tae, nandala ko dalawang sako. Yung pala, ang nakakapagtaka doon, pag umasok ka, sino nagmumulong ito sa loob? Halimbawa, may episode tapos naihi ka, may sisir ba? Oy, 15 yan, ha? 15 yan, ha? Maraming salamat, mga kaibigan! Yay! Thank you so much! Ano ba natin? 1.1? Alam mo, nakakita ko ng mga sosyal. Ibang webs ng sosyal naman ito. Ibang webs ka, di ba? Nakakita kayo dito, napaka-sosyal. So, nung pag-webs na, nakakita na dito sa inyo, ganoon siyang apps dito sa daliri. Oh my God! I have time on my fingers. Kadir naman this, pag ganoon niya, ouch! Thank you so much, Mr. Alex Galliao, for being with us. Puro M's ang pinag-usapan. Doon umigot yung usapan. Oo, maraming salamat at pinasaya mong ating mga TFC subscribers. At mga mga kami ang dami-dami namin ito. Pero man kayo. Nasa Finland ako sa December 6. Kung may mga nanonood sa Finland, ha, December 6 po ako mag-perform doon. Tapos, ay, December 5 po ako mag-perform doon. Malalaman po natin yung top 5 sa December 9. 5 po kayo mag-perform sa December 9. Alam nyo ba, pag nakapasok ako sa finals ng December 9, magbobotohan lang po ng 24 hours para malaman kung sino yung mag-number 1. So, mag-perform kami, ilalagay ulit sa YouTube, tapos botohan ulit ng 24 hours para malaman yung mananalo. $100,000. And a chance to tour US. Yun po. Sana po bumoto po tayo. Pwede na ba ako magano? Again? Ako paano po bumoto? Ito po, para magboto. VoteAlexCalieja.com VoteAlexCalieja.com. Tapos makikita nyo po yung video. I-watch nyo po. Points din yun. I-like nyo po yung puso. Points yun. I-share nyo po. Facebook, Twitter, Instagram. Tapos po, paikalat na lang po sa ating mga kapamilya. Kailangan ko po ang tulong nyo. Sa round 2 po tayo. Kasalukuan po tayong pangalawa sa Malaysia. Meron pa po tayong hanggang December 6 to vote. Hanggang December 6 to vote. Yung round 2. Pagkatapos po na malalaman na kung sino yung papasok sa top 5 by combining the judges' vote sa Finland plus the online votes. Yun po. Ayan. Tapos doon sa isang round, 24 hours lang yun. Yung last round, yung finals, pag nalaman po yung top 5, mag-i-stand up ulit kami, tapos sila upload yung video, then 24 hours voting po sa December 9. Thank you so much once again. Alex Calleja 1007 po, Twitter, Instagram, saka Facebook. Alex Calleja 1007, that's my birthday, October 7. Oh, Alex Calleja 1007. Opo. Ayan. Thank you guys, at maraming salamat po sa ating mga kapamilya na nag-online right now. I hope na pasaya namin kayo, especially ni Mr. Alex. And after this, para po sa mga naka-miss out ng ating kapamilya chat session with Mr. Alex, abangan nyo lang siya sa www.abs-cbn.com kasi may mga i-upload kami doon ng mga videos, yung mga segments natin kanina. Thank you guys! Yeah,